Good morning. Purihin ang Diyos. Palakpakan muna natin ang kabutihan ng ating Diyos sa araw na ito. Salamat muli at tayo'y nabigyan ng pagkakataon na tayo makaparito sa kanyang bahay-sambahan. And also good morning to our online brothers and sisters. May the Lord bless you this morning. And please rise, brothers and sisters, in honor of the Word of God. Our scripture for today from St. Peter, 1 Peter chapter 4, verse 7 onward. The end of all things is at hand. Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling, as each has received a gift. Use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. May the Lord add these blessings for the reading of His Word, and let us pray. Hallelujah, Heavenly Father, we thank you, Lord, today for another opportunity to be here to worship you in spirit and in truth. We honor you, we magnify your name, Lord. Hallelujah. We bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, muli sa umagang ito, kami lubos na nagpapasalamat at kami nakaparito sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Kami ligtas na nakaparito, Panginoon namin Diyos. Pinupuri namin kayo, pinasasalamatan sa inyo ang lahat ng pasasalamat, pagdakila, at ang buong kalawalatian. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos ni Abraham, na Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang pangako. At ang Diyos at Ama ng aming Panginoong Kristo Jesus. Muli sa umagang ito, kami nagpapakumbaba at patuloy na humihingi ng kapatawaran at nagsisisi sa lahat ng aming mga naging kasalanan. Patawad po, Panginoon. Paging dapatin niyo nawa kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po at muli pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming gawain. Basbasan niyo nawa ang bawat sulok ng lugar na ito. At muli namin inaanyayahan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya sa aming pagtitipon sa umagang ito. Kasamahin nawa kami ng inyong mga mabubuting anghel, Panginoon namin Diyos. At isinasantabi rin namin, Panginoon, ang anumang bagay na humadlang sa paglapit namin sa inyo sa umagang ito. Kayo po ang layo ng aming ipinagparito upang kayo aming mapuri at masamba, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mga nagdaang araw, oras, linggo na kung saan, Panginoon, ay kasama namin kayo at patuloy na sinusupply ang pangangailangan ng bawat isa. Dalangin din namin ang iba na hindi namin makakasama sa sandaling ito. Naway patuloy niyo po silang alalahanin, Panginoon namin Diyos. At naway matanggap din nila ang portion ng bawat isa. Higit sa lahat, kami na narito na naglaan ng oras, Panginoon, upang patuloy na makinig ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na iyong gagamitin sa umagang ito. Salamat po ng marami. Dalangin din namin ang lahat ng iglesyang magkakatipon sa araw na ito. Ang mga aming mahal na pastor kasama ng kanyang pamilya ay dalangin din namin na naroon sa malayo. Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng nangyayari sa aming paligid. Maging sa bansang Israel na kung saan may krisis na kinakaharap, Panginoon, alam namin na kayo ang may akda ng lahat ng ito sapagkat ang mga nakasulat ay unti-unti nang nagaganap, Panginoon.
Nawa kami na narito na patuloy na nag-aantay ay marapatin niyo po na maging karapat-dapat hanggang sa iyong muling pagdating ay masumpungan niyo po kaming gumaganap ng inyong kalooban. Hallelujah! Hallelujah! We bless your name, Lord. We honor you, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Kayo po ang kailangan namin sa umagang ito, Panginoon. Malugod nawa kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat! Salamat po, Panginoon. Muli, ang aming taus-pusong pagbabalik papuri, masasalamat at pagdakilay palaging sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen! Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Ang gandang umaga po muli sa bawat isa. Nawa tayo po ay handa na. Ating espiritu at ating mga puso ay handa na sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. Amen. Turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Oh yes, Lord. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. When we see you,
We find strength to face the day. Come on, church. In your presence, cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. And be glad in it. Today's the day you have.
me sing. I won't stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live. Today. Again, today is the day you have made. Come on, church. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad. Today, today. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Hallelujah, Lord. Oh, praise your name, Lord. Hallelujah. Oh, praise your name. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, oh God. We honor your name, Lord. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. The
Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? 'Cause you're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your Spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. And I'm forgiven. Come on, church. Church, amazing love, how
'Cause you're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to wonder you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Thank you.
Hallelujah. Oh, we thank you, Lord, for this day, oh God. Hallelujah.
Thank you, Lord, for your sweet presence that moves upon our midst, O God. Hallelujah. We thank you, Lord, for your forgiveness, O God. Thank you, Lord, for your love, for your comfort, O God, for your protection, for your guidance, O God, for your blessings, O Lord. We thank you, Lord, for the trials as well, O God, that make us strong, O God, Lord. Thank you for this wonderful day that you've given us, O God. Continue to speak to us, O Lord, through your word, O God. Salamat to Diyos, Panginoon. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. Kami, napakapalad, Panginoon, na makilala ka, Panginoon. Lord, wala nang hihigit pa, Panginoon, sa inyo. Walang bagay ang hihigit sa inyo, Panginoon. Ang ikaw ay tanggapin namin, Panginoon, bilang Panginoon at dakilang tagapagligtas. Is so much, O God, Lord. We thank you, God, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na may mga karamdaman, O God. Patuloy niyo silang pagalingin, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, yung may mga financial difficulties, Panginoon. Lord, continue to bless them, O God. Have mercy, O God. Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat churches, Panginoon, na patuloy na sumasamba sa inyo, Panginoon, sa mga oras na to, O God. Dinadalangin namin ang pastor namin at ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, na nagsaservice ngayon, Panginoon, sa Palawan, Lord. Bless them, Lord. Anoint them, O God. At gayon din po, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe, Panginoon, sa araw na to, Lord. Anoint him, O God, Panginoon. And nawa, Panginoon, lahat ng maririnig namin, Panginoon, sa araw na to ay maging lakas, Panginoon, at maging inspirasyon, Panginoon, sa mga darating na linggo, Panginoon. Muli, Panginoon, ang papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Hallelujah. At sa walang abala, tinatawagan ko po si Brother Jimmy. Thank you.
Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos sa umagang ito. Lahat po ba ay masaya, mga kapatid? Huwag po nawang dalhin yung ating mukha sa mga nakalipas na araw na tayo po naman ay narito sa naglilingkod sa Diyos na buhay. Amin po ba? Hallelujah. And if you have your Bible with you, please open in the book of John, chapter 8. John 8:31. Then said Jesus to the Jews, which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we be Abraham's seed, and were never bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Okay, so bago tayo magpatuloy mga kapatid, ay tayo muna yung manalangin sa Panginoong Diyos. Humingi po tayo ng gabay sa umagang ito. Dakila naming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Lord, ay patuloy ka nawang kumilos, Ama, sa aming kalagitnaan, Panginoon. At mangusap ko po sa pamagitan po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Dalangin ko po na ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito ay magiging kapakipakinabang, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin, na magiging baon-baon namin ito, Panginoon, na kalakasan na nagbuhat sa iyo. We thank you, Lord, at nawa patuloy yung gamitin niyo po ang aking mga labi, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong katotohanan, O Diyos, na maging pagpapala, nawa, Panginoong Diyos, ng aking mga kapatid sa araw na ito. Muli, maraming salamat po at lahat pong ito'y aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Okay. So, alam natin mga kapatid na yung panahon po natin ngayon, no? Napakaraming concerning Christianity ay napakarami pong perversion yung ating henerasyon ngayon. At kung napapansin niyo po dito sa mga talata na binasa natin na ito pong sinasabi dito sa verse 31, no? Then Jesus said to the Jews which believe on him, diba? If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So, yun yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin, mga Hudiyo po yung nakikinig sa kanya at hindi po sila basta mga Hudiyo. Meaning, sila po ay masasabi nating ano na sa salita ng Diyos, sari na silang nakikinig, mga kapatid. But then, sinabi niya in verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. When truth, speaking of the truth, mga kapatid, in our day, yung truth na sinasabi, di ba? Napakalawak po ang scope ng katotohanan po na yan. Hindi po pwede na pag naglilingkod tayo sa Panginoon, mamimili lang po tayo ng verse na gusto natin sa buhay natin. Dahil ang salita po ng Diyos ibinigay para ho sa kapakinabangan ng bawat tao na nais maglingkod sa Kanya ng may katapatan, mga kapatid. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila, no? Ye shall know the truth and the truth shall make you free. Eh sabi ang kung tayo marahil ang nabubuhay sa panahon nila, sasabihin nila ay kami po yung naglilingkod at nandito na sa katotohanan. Diba? At kahit sa panahon natin ngayon mga kapatid, diba? Most of the churchgoers
Hindi ho sila pumupunta ng simbahan dahil iniisip nila na mali yung kanilang paglilingkod. Aniwala po kayo? Pero ang katotohanan ng panahon natin, mga kapatid, at kung hindi mo makakita ang ilaw sa ating henerasyon ngayon, still you are blind sa iyong paglakad sa Panginoon. Bakit po? Dahil ang dami na pong mga salita, mga katotohanan na inihayag sa panahon natin na dapat hong tindigan at alamin ng isang taong nagnanasang sumama sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, pag sinabi nating truth, mga kapatid, ang pinaka-scope po niyan ay ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na dapat malaman ng isang mananampalataya. But in our day, gaano ka-valuable ang isang truth sa buhay ng isang tao? Diba? Karamihan ang pumupunta ng church, pag nakarinig ng masasakit ng sermon, mag-iisip yan, babalik pa ba ako doon eh? Parang ang sakit lang yung sinasabi ng ano nila, parang pinatatama sa akin. Diba? Then, hindi ka pwedeng makarating sa finish line, mga kapatid, kung hindi ka uhaw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi tandaan natin, yung katotohanan na dapat natindigan ng isang tao, hindi ho yan magiging realidad kung hindi ka gutom at uhaw nito. Kaya nga, paano ka darating, makakaabot sa finish line kung hindi ka nakafocus sa mga bagay na yung gagawin sa iyong paglilingkod? Hindi ka naman pwedeng maglilingkod sa Panginoon and yet yung kalahati ng buhay mo, hindi nga kalahati, baka mas marami ka pang panahon sa bagay ng mundo eh. Bakit? Isa panahon natin, ito no, tingnan nyo. Naniniwala ho ba tayo lahat na malapit nang dumating ang Panginoon? Then, gaano ba yung panahon binibigay natin para alamin ang mga salita ng Diyos? In our individual walk. Kasi hindi ho lahat ng bagay, mga kapatid, kailangan sabihin ni Pastor tuwing nangangaral siya, di ho ba? Meaning, tayo individually sa ating lakad sa Panginoon, kailangan tayong matutong pangalagaan at patabain ho ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. Hindi ho pwede yung mag-aantay ka na naman ng linggo para meron ko. Hindi, dapat ikaw mismo. Dahil nga gusto mong makarating sa finish line eh. At yung mga katotohanan na yan, mga kapatid, yan yung minsan ang nagiging, ang tingin ng iba ay nagiging burden. Bakit? Bakit pa ako magbabasa ng Bible? Kasi sinasabi naman na dun sa church kung ano yung dapat kong buhay. Diba? Pero tandaan ho natin, mga kapatid, na bagaman tama ang mga ganong portion, pero ang ating panahon ngayon, sa Facebook lang, ang daming naglipana na mga maling sa panahon natin ngayon. Yung perversion na sinasabi natin, marami kang makikita sa Facebook. Diba? Kung mahina-hina kang mananampalataya sa panahon natin ngayon, makakakita ka sa Facebook ng mga milagro ng nakalagay doon, may mga patay na nabuhay. And then mag-iisip ka, kami kaya bakit wala kaming nakikita na ganun sa church? It is because hindi naman po kailangan, kung hindi din kailangan, hindi din po ipapakita ng Diyos, mga kapatid. Niwala kayo? At tandaan natin, sometimes, yung mga milagro na nasa mundo, nagiging panali ho yun doon sa mga tao na nakontento na lang po sila sa mga ganung bagay. E tayo po, ang isang malaking milagro sa buhay natin, anong tayo po ay baguhin ng Panginoong Diyos at tayo po ay makapaglingkod sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga, isang bahagi yan na nakikita ko sa panahon natin, mga kapatid, kasi as I was, masasabi ko yung pinsan ko na napakainit niya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pananampalataya. Pero when it comes to the truth, no? Hirap silang maintindihan yung mga bagay-bagay. Kasi, pag sinabi natin katotohanan, mga kapatid, ito, for example lang ito, no? Bubuksan natin. In Revelation chapter 7.
Verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Okay. Verse 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense that... Verse 8 na pala yung nabasa ko. Verse 3. And saying, hurt not the earth, nor neither the sea, nor the tree, well, we have, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ito mga kapatid, una, ginagamit ito ng mga Jehovah's Witness. Yung verse na ito. At ginagamit din ito in particular ng INC. Alam nyo ba yon? At ang nakakalungkot, inaangkin nila ito mga kapatid para sa kanilang manggagawa. But the truth in this word, in this verse mga kapatid, hindi ito para sa ating mga hintil. Diba? Ang katotohanan ho nito, itong talata na mga ito na nakasulat ay para po sa mga Hudiyo. Bakit natin sinasabi? In verse 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000, and all of the tribes of the children of Israel. O, tingnan nyo yan, ha? Ang linaw-linaw ng nakalagay sa Bible. And yet, sinasabi nila, sa kanila yon. Bakit hindi nila makita yung katotohanan, mga kapatid, na kumpara kanino yan? Kaya yung tinanong ko nga siya, eh kung sa inyo yan at para sa lingkod na sinasabi, nire-recognize nyo yan kako, anong tribu ba kayo napapabilang? Eh may tribu yan eh. Diba? At 144,000 lang yan. Eh ngayon, kung million na kayo, ibig sabihin, sumubra na kayo. Eh paano yon? Diba? That is a common sense, mga kapatid, na kapag sabi ko nga, pag nagbasa ka, hindi puro kinakalagay sa Biblia, ay para sa'yo. Eh, sa panahon natin ngayon, hindi, basta kinukot lang. Ang dami. Kaya nga, tayo ho, higit ho tayong mapagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi tayo po ay ginabayan ng Panginoon na kung saan hindi natin ho matatawaran ang ginagawa ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Maaring kaunti man tayo sa bilang sa nakikita natin, pero I believe mga kapatid na yung mga bagay na nalalaman natin sa gawain ng Panginoon is more than able enough mga kapatid para ho tayo ay lumago sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Isipin nyo, Sunday after Sunday, pumupunta sila. That's why biniro ko nga siya. Alam mo ka ako, hindi naman sa pagmamalaki, baka hindi mo pa ginawa yung ginawa ko nung nandyan ako, sabi ko sa kanya. Dahil nung nandyan ako, nag-try akong mag-service sa kanya sa loob ng isang araw ng linggo, dalawang beses, English at saka Tagalog. Kaya lang pareho pa rin yung sermon ka ako sa kanya. Dahil, tandaan natin mga kapatid, kailangan ho sa tao yung pag sabi niya, ganito. Hindi, ang may manggagawa lang daw ang may karapatan na magpaliwanag dyan. Dahil ang mga bagay-bagay daw ay nakatago umano sa hiwaga. Well, may kunti kang tama, kako. Pero, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga hiwaga na yun ay binuksan na para sa mga anak ng Panginoong Diyos. Diba? Eh kung sa'yo bubuksan pa lang at kung ikaw ay ililigtas pa lang, eh paano yun? That's why, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa book, ito, example lang actually yan mga kapatid, let's go back to the book of John. Kaya ho, tayo mga kapatid, no, dapat ang bayan ng Diyos, sabi ko nga, yung service natin, hindi nga madaling araw eh.
Di ba? Dapat yung excitement sa atin, mga kapatid, hindi yung linggo na linggo, parang masyado kang, ano, yung bang ang isip natin, nandun pa rin sa bagay na nakalipas na araw. Dapat pag-araw ng linggo, araw ng Panginoon, doon mo i-focus ang iyong sarili. Bakit araw nga ng Diyos to eh? Yung sa'yo, yung sa atin, ibinigay anim. Tapos ibinigyan ang sa Panginoon, hindi mo nga ubusin yung buong isang araw dito, hindi ka pa makapag-focus. Diba? Nakaka-guilty naman siguro sa Panginoon. And yet, you want the truth, you want to learn more concerning the truth of the Word of God. John chapter 8. Let's go back to verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay. Ito na yung ano na sa panahon natin, mga kapatid. Una, dahil alam natin yung end time, hindi lang ho tayo yung end time. Maging yung mga humiwalay sa atin, still they believe they are in the end time message. Diba? Pero ito yung system ngayon sa panahon natin. Bakit? May mga itinuro yung kinikilala nating apostol, no, na bagamat siya wala na, na kinikilala na din nila. Pero ang problema, yung turo na yon, hindi nila sinasang-ayunan, pero sinasabi nilang kinikilala nila si Brother Jackson as their apostle. Diba? Ano yung example na yun? Ewan ko kung nakikita nyo yun sa Facebook, it is about, ito, hindi naman tithing yung message ko. It is about tithing. Hindi ko lang alam kung nakikita niyo yung mga post patungkol doon. At sinasabi nila na, kasi sinabi nga ng ni Apostol Pablo na dahil natapos na yung panahon ng lumintipan at pinalitan na, dapat hindi na raw applicable sa mga Christian. Then, dapat tayo mga kapatid, pag naisipin, o nga, kasabi, di ba, pinalitan na yung kautosan. Ang tanong ito, di ba ang sabi ng Biblia, tayo po ay lahi ni Abraham, hindi man literal, actually. Pero bilang isang mananampalataya, di po ba mga kapatid? Ngayon, kaya nga yung pattern na meron tayo ngayon na sinusundan is the Melchizedek priesthood. Ano ang punto ko po doon mga kapatid? Kung inaangkin natin na tayo po ay lahi ni Abraham, tingnan niyo ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa aklat ng Juan. Let's go. Balikan natin, no? John chapter 8. Verse 33. Basahin ko na lang sa Tagalog. At sa kanya'y kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? Diba? Tandaan natin na yung kausap dito ng Panginoon mga kapatid ay naniniwala sa kanya. Di ba no? 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya. Anya? Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Literally, di ho ba? Kaya nga, masasabi natin na maging sa panahon natin ngayon, yung mga naglilingkod sa Panginoon, nag-a-agree sila na sila din ay kasama sa lahi ni Abraham. Ang tanong ng Panginoon, kung kayo'y lahi ni Abraham, bakit hindi ninyo ginagawa yung ginawa ni Abraham? Di ba? Like in our day, kung ano yung pinapractice ni Abraham, kung talagang believer ka ng Panginoon, bakit mahirap na ipractice para sa'yo? Bakit po? Di ba? Kung consider mo nga na
sabi mo, kasama ka sa lahi ni Abraham in the spiritual. Sabi natin, ganon. But then, bakit nila kinukontra kung talagang totoo silang kasama doon sa lahi na yon? That's why yung sinasabi nga ni Pastor, na kapag talagang yung kapahayagan ng galing sa Diyos, importante sa lahat yon. Bakit? Yun yung magpapatatag sa'yo, yun yung bubuhay sa'yong paninindigan sa Panginoon, mga kapatid. Eh kung tayo lang marahil ang tatanungin, hindi ho natin kayang manindigan sa sarili natin. Bakit? Dahil tayo po ay mga mahihina. Kaya nga, yun yung malaking tanong, mga kapatid. Dito, magbigay ako ulit ng isang example in Mark chapter 12. Verse 14. Sabi dito, "And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true and carest for no man, for thou regardest not the person of man, but teachest the way of God in truth. It is lawful to give tribute to Caesar or not?" Yung tanong nila. Bagaman, yun yung tanong ng panunukso, no? "Shall we give or shall we not give?" But he, knowing their hypocrisy, said unto them, "Why tempt ye me? Bring me a penny and I may see it." Okay. And then 16, "And they brought it and said unto them, Whose is this image and subscription? And they said unto him, Caesar's. Then Jesus answered and said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvel at him." Ito yung tanong, mga kapatid. Ito, example lang naman to. Diba, sa panahon natin ngayon, still, tayo po ay nagbibigay ng buwis sa gobyerno natin. Nagbabayad. Which is lawful, mga kapatid. And then, pag nagbibigay ka, nagbabayad ka ba ng tax sa government, ikaw ang magtatakda kung magkano? Diba yung government, mga kapatid? Hindi naman ikaw makapagsabi na ganito lang yung buwis ko dapat. Eh, yung government ang nag-anon kung magkano yung babayaran mo. At babayaran mo yon dahil nagpapasakop ka sa batas na panlupa. Diba? Pero yung sinabi ng Panginoon, dito no, sa verse 17, "At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid, ano sa palagay ninyo yung para sa Diyos na sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Di ba? That's why we need a revelation from God. That we, na yun yung magkukumbikta sa puso ng isang mananampalataya. Bagaman, ang bagay na ito, mga kapatid, of course, ginagawa mo ito na masaya kang ginagawa at hindi dahil napipilitan ka. Diba? Yun yung bagay na mas tama talaga at nakakalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga, ito, let's go back to the book of John. Bakit ko ba ginagamit yung mga example na yun, mga kapatid? Dahil tandaan natin, ang sinasabi ng Bible, faith without works is dead. Di ho ba? Ang tanong ngayon, yung faith ba na pinapractice natin, yung bahagi lang, yung faith lang ba na yun, yung pagpunta ng church, yung pakikinig ng salita ng Diyos, o kasama lahat ng mga kautusan na ginagawa ng mga masasabi nating lahi, kasama sa lahi ni Abraham. Diba? My point is, dapat ma-realize ng isang tao, mga kapat, kasi kapag may faith ka na totoo sa Panginoon, then, ma-realize mo dapat na kung anak ka ni Abraham, ipapractice mo yung pinapractice ng tatay mo. Diba? Na hindi ka nabibigatan. Bagkos, masaya kang ginagawa dahil alam mo
nakabahagi iyon ng iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ito sinasabi ko mga kapatid, no? Dahil nakakalungkot isipin, isipin nyo sa maraming tao na sinasabi nila na sila'y kasama na nasa end time, and yet kumukontra sila sa pananampalataya na itinuro na mismo ni Brother Jackson. Yan yung bagay. Kaya isipin nyo, pag hindi kayo, okay lang yun kasi pareho din naman yung itinuturo nila. Sa tingin lang natin. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, tandaan natin na yung panahon natin ngayon, sabi nga ng Bible, ito yung pinakadelikadong panahon. Delikado nga. Pero kung hindi ka mag-iingat sa bawat bagay na iyong napapakinggan, mga kapatid, baka isang araw matatalisod ka. Kaya mahalaga po sa isang mananampalataya that he or she will learn to balance his faith in God, mga kapatid. Yung sinserong faith sa Panginoon. Dahil hindi naman natin ito pinapractice dahil para kay pastor o higit kanino man, kundi para sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Diba? Okay. So let's go back to the book of John. Can we all say praise the Lord? Okay. Nawawa. Now, speaking of the truth, mga kapatid, sabi ko nga, yung truth sa panahon natin ngayon, pangkaraniwan na hong naririnig ng isang mananampalataya yan. Katotohanan. Ang tanong ngayon, gaano mo ba dapat binavalue yung truth na yung katotohanan na pinangihawakan mo? Kasi yung katotohanan na meron tayo mga kapatid, I can say na it is more valuable sa mga katotohanan na meron ang denominasyon o yung mga gawain sa labas. Bakit? Kasi maraming bagay ang binuksan sa atin ng Panginoong Diyos na hindi binuksan sa kanila. Aniwala kayo doon, mga kapatid? Marami. Isipin mo yung mga simpleng bagay lang. Simple. Dahil nakasulat. Bakit? For example, ano yung mga simpleng bagay na yun? Like the baptism, di ba? Napakasimple lang naman yun. Utos. At then, nakikita, nababasa yung katuparan ng mga ginawa ng mga apostol. Pero, ang makikita, masasabi natin, nakita niyo bang naging hayag sa kanila? Still, binabalikan pa rin nila mga kapatid, yung utos. Di ba? Isipin nyo po, parating na ang Panginoong Jesucristo and still yung unawa, wala pa rin sa kanila. That only mean one thing, na hindi pwedeng masasabi natin na only the bride of the Lord, mga kapatid, will understand clearly sa mga bagay-bagay na nais ipaalam ng Diyos sa kaniyang gawain. At tandaan natin na yung ating pong paghahanda, hindi ho ito paghahanda, mga kapatid, na yung paisisi na paghahanda. Dahil tayo po ay inihahanda ng Diyos para ho sa ikasal sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga, kung sa literal nga nakasalan yung ikakasal, minsan nahagard na sa kakahanda, di ba? Nagkukumahog para ho magiging maayos lahat. Inawa, sa panahon natin ngayon mga kapatid, meron tayo nawang ganung damdamin na, Lord, paano ko ba ihanda ang sarili ko para ako magiging ganap na handa, Panginoon? Dahil it is my duty, Panginoong Diyos, na magiging handa ako hindi dahil sinasabi ng aming manggagawa, kundi dahil marapat na mangyari sa buhay ko. Ba? Isipin mo,
papasok ka sa finish line, eh, hindi ka naman pwedeng papasok sa finish line, mga kapatid, na yung tinatakbo mo dati, ikagaya ka lang, mga kapatid, nung tumatakbo, nung ikaw ay nagpa-practice. Anong ibig kong sabihin? Nung nagpa-practice ka, nag-iinsayo ka sa iyong nais mong marating, di ba, hindi ka naman kaagad at bumubuelo ng todo. But, the thing is, pagka sa takbuhan ba, yung takbo mo nung ikaw ay nagpa-practice, ganun pa rin ba yung gagawin mo o mas higit pa? Di ba, mga kapatid? Yun po yung mga simpleng bagay na dapat mapagtanto nating mga Kristiyano na kung dati, sinasabi mo sa sarili mo na sincere ka sa paglingkod mo sa Panginoon, din dapat ngayon nasain mong mas lumalim pa ang iyong relasyon at ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Unang-una, darating yung araw, mga kapatid, mas malayo na yung pupuntahan mo. Bakit ko sinabing mas malayo? Hindi, dati, pumupunta tayo dun sa Mekong. Ngayon, pumupunta tayo dito. E paano pag nandun na sa mas malayo at nasa sulok? And then, yung init ng paglilingkod mo, di ba? Yung init ng paglilingkod mo, yung drive mo sa Panginoon, ha? Hindi mo dinadagdagan. E paano yun, mga kapatid? Kaya ito, paalala po naman sa ating lahat to, dahil alam ko lahat tayo, mga kapatid, talagang may mga bagay-bagay tayo na dapat nating harapin ang katotohanan na sa paglakad natin sa Panginoon, yung truth na sinasabi ng Biblia, yun yung dapat magpapatibay sa atin. Unang-una, dapat sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka dapat napapagod. Bagamat, of course, physically, mapapagod ka. Pero dapat, yung excitement mo, mas lalo dapat tumitindi. Ay, anak ka nga ni Abraham eh. Diba? Okay. Ngayon, yung sinasabi kasi dito mga kapatid, dito sa binabasa nating verse in John, kasi yung katotohanan sinasabi dito mga kapatid, eh mayroong sinabi si Juan in John chapter 1 na ganito. John 1:15 to 17. John bear witness of him and cried saying, "This was he of whom I speak. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received grace and for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." And hindi naman ibig sabihin walang truth o walang grace sa panahon ni Moses, mga kapatid. Ibig sabihin, when Christ came, mga kapatid, eh higit hong matimbang. Bakit? Dahil yung handog ho sa panahon natin ngayon is mas matimbang sa handog ng lumang tipan. Diba? Kaya nga, tingnan nyo po ito. Isa sa bahagi na nagpapahiwalay sa tao, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa panahon natin, lalo na, no, ay yung pong pagkaunawa kung minsan sa Godhead. Bahagi yan ng katotohanan, mga kapatid. Ngunit kung minsan nagiging bahagi din yan ng tao pag hindi niya nalilirip, alis na lang ako, pareho din naman yung Diyos nila sa Diyos na pinaglilungkuran ko dun sa kabila. Minsan nagiging ganon. Ang hindi nila naintindihan, ito. Kung yung mga Hudiyo nga na nagsasabi, mga kapatid, na sila'y lahi ni Abraham, no? Sinabihan ng Panginoon, ikaw sa inyong amang Diablo, samantalang sila mismo umaamin na sila daw ay binhi ni Abraham. It how much more tayo ng mga hintil, di ba? Na dapat ho nating pakaalamin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi for example, sa ating henerasyon ngayon, marami sa tao, basta't pumupunta ng church, hindi na nga inintindi ano ba yung sinishare basta't nakapakinig lang ng sermon. Eh, hindi ka ho mabubusog unang-una at hindi ka rin makakaabot
mga kapatid, sa yung sinasabi ng Bible na stature of a perfect man, kung hindi mo malalaman yung katuruan na dapat tindigan ng isang Kristiyano. Isipin mo, kailangan mong magiging matatag. And then, wala ka namang alam sa doktrinang tinitindigan mo. Bagaman maraming, ang dami ko ng basis na pakinggan kay Pastor yan. Ang problema, tamad ka ngang mag-jot down. Tamad ka pang makinig sa internet. Pero ang dami mong panahon sa Facebook. Diba? And yet, you're expecting na sa pagdating ng Panginoon, sama-sama din kami. Pero nasaan yung iyong eagerness sa iyong paglilingkod? Kaya dapat, sabi nga natin, as an individual believer, kailangan matuto ka individually na pakainin ang sarili mo kahit hindi araw ng gawain. Bakit po? Ang dami namang messages natin sa internet. Diba? E yun lang mga sinishare dito ni Pastor. Masasabi kong sapat na yun para matuto at gumago ang bawat isa. Kaya lang nga, yung kulang natin, yung sinasabi natin, yung katotohanan na tinitindigan natin, mga kapatid, is yung drive to live for God. Bakit? Ipagising mo pa lang sa umaga, hindi ka pa nga nakapag-pray. Ang tiningnan mo kaagad, yung cellphone, meron kayang nag-text, meron kayang nag-chat. Diba? Totoo, hindi? Oh. Lahat tayo nagigilty sa ganyan. Tapos mag-pray lang. Iwan ko kung gaano kahaba yung panalangin natin. Kaya ito mga kapatid, reminder lang po sa ating lahat. Dahil sa dami ho ng ating haharapin ng mga bagyo sa buhay Kristiyano, tandaan natin, kung nakikita natin yung mga Hudiyo ngayon, mga kapatid, nag-iinigyera, tayo din po ay haharap sa giyera ng ating pananampalataya kahit sa ayaw natin at sa gusto. Nais ng Panginoon, magiging handa tayo. Hindi para, sabi na, hindi, kaya natin yan. Yes, kaya mo yan dahil nandyan ang Panginoon. Pero iba pa rin yung alam mo na dapat mong ihanda yung iyong sarili. Okay. In Romans 16, verse 13, ganito. Ito, actually, reminder lang naman ito, mga kapatid, para sa ating lahat. Romans 6, verse 13. Up to 18, sabi dito. Neither yield ye your members as an instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. Yield yourself, di ba? Unto God as those that are alive from the dead. Bakit? Kasi dati naman talaga patay tayo mga kapatid dahil sa mga kasalanan natin. And Apostle Paul said, sabi dyan, na dapat daw basahin ko sa Tagalog, no? At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay na sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Totoo po talaga yan mga kapatid. Dahil unang-una, spiritually speaking, tayo ho ay patay sa harapan ng Diyos spiritually nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Kanya. Amin po ba? At nagkaroon lang ho tayo ng buhay sa harapan ng Panginoon nung nakilala natin siya. I'm talking about the spiritual condition ng mga kalagayan natin, mga kapatid. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, dapat
itulad daw natin ang ating mga sarili na tulad sa nangabuhay sa mga patay. 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Literal ba yun? Ibig bang sabihin, hindi na kayo magkakasala? Ha? Diba? Nagkakasala pa rin tayo. Pero ang gustong sabihin po dito ng apostol, mga kapatid, na kumbaga, yung eagerness mo dati, dahil dati naman, nung wala ka sa Panginoon, talagang madali sa'yo yung, diba, madaling gumawa ang tao sa kasalanan nung nasa mundo ka. Hindi mo nga pansin, wala kang ano, basta kung saan ka na masaya. Sabi nga ng mundo eh, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi ho sumusuporta ang Diyos pag gumagawa ka ng kasalanan. Bagkus, nalulungkot ang Panginoon. 15. Ano nga, nagkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan? Kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Anya, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin ng upang tumalima, ay kayo'y mga alipin na yung inyong tinatalima. At kayo'y, at maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Kaya nga, mga kapatid, yun yung mga bagay-bagay na paalala ng apostol dyan. 17. Datapwat salamat sa Diyos sa niya, na bagaman kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, dati yun, nung wala ka pa sa Panginoon, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na ipinagbigyan sa inyo. And then, jump in verse 22. Ito ngayon yung ano niyan. Datapot ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga saan? Sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ito, isa pa ito. Sa ikababanal. Mga kapatid, pag sinabi natin ikababanal, meaning, marami pa ho tayong dapat lakaran tungo sa buhay na may kabanalan. At sa ayaw man natin at sa gusto, ito yung katotohanan dyan. Na maraming mga tao na kaya minsan umaalis sa paglilingkod sa Panginoon, it is because yung turo ng pamumuhay ng may kabanalan. Bahagi yan ng katotohanan, kaya nga sabi ng Biblia, huwag daw nating tularan yung mga nasa mundo. Bakit? Sila pag pumupunta ng church, nagbibihis ng kagaya ng binibihis ng mga pumupunta ng church, as in sabihin natin yung formal na pagpunta ng simbahan. But then, pag wala na sa church, balik din sa dating gawi. Diba? Pero ang sa atin po, mga kapatid, ito, ang gustong ipaano sa atin ng Biblia, na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, dapat yung pamumuhay ng may kabanalan is a lifestyle. Pag sinabi nating lifestyle, mga kapatid, hindi dahil nandyan si pastor o hindi dahil, kundi dahil alam mo na yung ginagawa mo ay nakakalugod sa paningin ng Diyos. Diba? Iisa lang naman po ang point na gusto nating marating, mga kapatid, ang malugod ho sa ang Diyos sa ating mga lakad. Ngayon, sabi naman ng iba, hindi kasi still, nasa process pa naman tayo ng paglakad. Totoo yun. Pero ibig bang sabihin, mga kapatid, pag nakikita mo na yung mga sign na sinasabi ng Biblia, na sa pagdating ng Panginoon, yung proseso na yun, hindi ka pa rin nakalampas. Diba? Isipin po natin na tayo ho ang inatasan ng Panginoong Diyos para mamuhay ng mga bagay na ito. Di ba? Hindi ang mga tao na nasa labas. Para saan po? Para tayo ay magiging halimbawa sa kanila. Hindi naman po silang, mas nakakahiya naman marahil kung sila yung magiging halimbawa para sa'yo.
na may pamumuhay ng masasabi nating kabanalan ayon sa kautusan ng Diyos. Ibahagi ng katotohanan yan. Hindi ka naman nagiging Kristiyano pag hindi naman ibig sabihin nawawala yung pagiging Kristiyano mo, I mean, pag ikaw ay lumalabas na ng fellowship, di ho ba? Bagkos, ang nais nga ng Panginoon ay magiging ilaw ka ng mga tao na nasa mundo. Kaya nga, ang isang bahagi ng portion natin bilang isang mananampalataya ngayon, eh kung gaano natin ito ninanasa, gaano ba natin, kumbaga, gaano mo ba dinidesire sa puso mo na magsikap, lumakad? Sabihin na, hindi naman ho, siguro masama kung magnasa ka ng 100% na magiging matuwid sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang inahapol, ang nais ho nating marating, ang tayo po ay magiging karapat-dapat na sasalubong sa Panginoon. Mararating mo ba yung sinasabi ng Bible na ang kukunin na simbahan ni Kristo ay without ay blameless, ba? Kung tayo ay namumuhay pa rin na katulad ng sanlibutan, dapat yung mga ganun, pag mumuni-munihan mo, kapag ikaw ay nag-iisa, dahil doon ka may pagkakataon na makita yung iyong sariling relasyon sa Panginoong Diyos. Hindi naman yan, hindi ka naman masasabi natin, ikaw mismo alam mo yung sarili mo. Bagaman, most of us, alam ko, marami tayong mga struggle, pero nawa, yung mga struggle na yun ay gamitin natin para po lalo tayong magsikap na lumakad sa kalooban ng dakilang Diyos. Dahil, gaano na lang kaya kasarap, mga kapatid, kapag tayo po ay pumapasok, no? Sa gawain ng Panginoon, na kung saan pagpasok mo pa lang sa pintuan, mararamdaman mo na yung presensya ng Lord. Diba? Eh kung sa panahon na nag-worship tayo, mga kapatid, eh, nag-i-enjoy ka na, how much more kung doon pa lang, sa simula pa lang, eh, mararamdaman mo na yung tindi ng presensya ng Panginoong Diyos. Gaano kaya kasarap magpuri sa Diyos, mga kapatid, kapag ikaw ay parang lumulutang sa presensya niya? Eh, yan yung mga bagay-bagay na dapat isipin natin, marating natin sa unang-una, ito, no? Isang bahagi dyan, mga kapatid, sa atin, yung pagdi-desire din natin about the manifestation of gifts. Tanong ko ito, sino ho sa atin ang gustong makaranas nun? Pag sinasabi natin manifestation, mga kapatid, yung nag-ooperate yung gifts ng Panginoon habang tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya. As in, yung genuine na gifts na, for example, yung pagpapaalala ng Diyos. Kapag hindi ho natin, kumbaga hindi natin inano sa puso natin yon, mga kapatid, individually, then ano ang ina-expect mo pagka pumupunta? Kailangan ba? Hindi, nandyan naman sila. Eh, ikaw, kailan mo nasain? Di ba? Hindi, nandyan naman sila. Meron naman tayo naririnig na paalala ng Panginoon. Eh, mas masarap ho kaya kung ikaw mismo sa sarili mo, maririnig mo yung tinig ng Diyos na nagpapaalala sa'yo. Di ba? Okay. John 17 verse 16 to 19. Can we say praise the Lord? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Lahat ng inaantok, magsabing praise the Lord. Oh, inaantok kayo? Ha? John 17, verse 16. Sabi dito ng Panginoon, ito, "They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Ngayon, ito, mga kapatid, ang dalangin ng Panginoon is,
Sabi dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Diba? Verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. But still ito, maraming talata sa Biblia na nagsasabi na yung kasuotan po mga kapatid na hindi angkop sa bawat isa. For example, ako lalaki, nagsusuot ako ng kasuotang pambabae. Ang tingin ho sa atin doon ng Diyos is karumal-dumal. Abomination, abominable, amen. And then, ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos, bawal sa iyo yan. Ano ngayon? Wala naman nakakakita eh. Dapat ma-realize mo bilang isang mananampalataya na kapag sinabi ng Biblia na abominable, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, gaano ba kabigat yung bagong salita na yun, mga kapatid? Eh yun lang yung asawa mo o kaya yung boyfriend o kaya girlfriend mo na magagalit sa iyo eh nag-iingat ka na para wag siyang magalit sa bagay na ginagawa mo. How much more sa paningin ng Diyos kapag nakita kanya na nag-i-sabi natin yung ginawa mo ay karumal-dumal sa Panginoong Diyos, mga kapatid. It is because kung bakit ho tayo minsan nagiging mahina, mga kapatid, tinatrato natin yung ating paglilingkod sa Diyos na hindi ganun kalalim yung ating dedikasyon sa ating lakad sa Kanya. Meaning, hindi gusto kong maging presentable eh. Wala hong masama doon. Pero kung sa tao nga nilalakad, ninanais mong magiging presentable sa tao, higit marapat sa Diyos. Di ho ba, mga kapatid? Bakit? Eh kung yung tao na yun, pansamantala lang naman yung... Anong gusto kong sabihin? Dahil kung ang Diyos na pinaniglingkuran natin, nakikita niya tayo, ha? Nang higit sa nakikita ng kapwa natin, mga kapatid, ipag sinabi ng Biblia na karumal-dumal, hindi naman siguro. Brutal. Nag-enjoy, ano naman ako dito, comfortably ako. Yan yung malimit na narinig ko na rason, mga kapatid. Pero, tandaan natin na bahagi ng katotohanan na pinag-usapan natin ay yung pamumuhay ng may kabanalan ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Though, of course, sinasabi natin ito, it is para i-remind ho sa bawat isa. Then, verse 18. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Kaya nga, ito. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya po'y inutusan ng Diyos sa mundo, may ginawa, di po ba? Nag-akay ng mga tao. E tayo din ng mga mananampalataya, mga kapatid. Baka naman yung kaibigan natin, hindi nga natin magawang akayin. Bakit? Kasi ikaw yung naaakay nila. Hindi, kasi yung ginagawa nila, nakaka-enjoy eh. Eh, nag-enjoy naman ako. Ang tanong ito, eh bakit sa bagay na yon nakikita mo yung enjoyment na hindi mo ba nakikita na mas enjoyable ng yung paglilingkod sa Panginoong Diyos? Di ba? Mas malalim ho ang saya na naidudulot ng paglilingkod sa Diyos kaysa sa bagay ng panlupa, mga kapatid. Yan ho ang katotohanan na dapat mapagtanto ng isang mananampalataya kay Kristo. Hindi usapan dito kung ikaw ay matanda o bata sa gawain. Hindi. Dapat ma-realize mo na mas maganda nga, while you're still young, na-realize mo yun sa buhay mo na higit na masarap makapaglingkod sa Diyos. Hindi yung pagdating ng araw ng Linggo, sasabihin ng magulang mo, "Uy, gumising ka na! Araw ng gawain ngayon." Masama hong pakiramdam ko. Anong sakit mo? Meron akong UTI. Ha? May UTI ka? Anong UTI? Sabi nung, umibig tapos iniwan. Ha? Eh, yung mga
mga ganong bagay lang, mga kapatid, inutusan ka ba na gawin yun? Diba? Hindi naman eh. Diba? Pero nag-i-enjoy ka. Eh, kung nasaktan ka, i-enjoy mo na rin yung sakit. Kasi part yun ng iyong paglago, mga kapatid. Hindi naman pwedeng sa buhay mo bilang isang tao, ay puro sarap yung gusto mo. Walang ganon. Walang ganon sa totoong buhay. Tingnan niyo ngayon, panahon natin. Para daw mag-enjoy ang tao, saan dinadaya ng Facebook. Yung mga matanda yung itsura, pinapabata, pinapakute. Ha? Pinapakute. Yung realidad ba yun sa buhay mo? Realidad ba yun, mga kapatid? Yung mukha mo, hindi, mas maganda kasi nakakabata sa feeling. Ang tanong, totoo ba yun? Realidad ba yun sa buhay mo? Niluloko mo lang yung sarili mo eh. Bakit hindi mo harapin yung katotohanan na ganyan ka na? At may rason ng Diyos kung bakit nandyan ka na sa ganung stage. Diba? Hindi yung mag-i-enjoy ka pa dun para pang kinikilitin siya. Hindi, kasi parang, parain ka sa uso. Nagiging in ka sa uso ng mundo, pero ayaw magiging in sa kautusan ng Diyos. Diba? Sana ho, pag-isipan nyo yan. Kaya huwag sana kayong pagdating ng araw ng Linggo, mga kapatid, paggawain ng Panginoon, gawain ng Panginoon. Nandito lang naman tayo, malapit-lapit lang. Hindi pa nga kayo nagkukommute ng mahaba para makarating sa gawain ng Panginoon, katatamaran pa natin, di ba? Hindi nyo pa marahil nasubukan na tumayo ng at least 2 oras para makarating ng church. Iyon, masakit-sakit sa katawan yun. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi yun ang tinitingnan yung struggle. Ang tinitingnan mo, yung bunga ng iyong gagawin sa Panginoon. Dahil kapakinabangan mo yun bilang isang mananampalataya. Yan yung bagay na minsan ang babaw-babaw pero hindi mo madalas naiisip. Tandaan natin, mga kapatid, na ang kapalit ng ginagawa natin ito ay walang hanggan hong sarap. Hindi ba masarap yung kasama mo yung Diyos, yung Panginoon na tagapagligtas mo, kasama, ilang panahon na lang. Diba? Ilang panahon na lang ang bubunuin mo, nating lahat, sa paglilingkod sa Panginoon, magpapatumpik-tumpik ka pa bang maglingkod sa Diyos? Diba? Isipin mo, pagpupuri lang sa Panginoon, parang ang bigat-bigat pa ng kamay mong pumalakpak sa Panginoong Diyos. Pero pag nanonood ka ng basketball, bigay tudo ka para ka pang nakuryente, no? Nakakaloko yung tao. Kaya ho, ito mga kapatandaan natin, yung mga bahagi ng katawan natin binigay ng Diyos yan para nawa gamitin natin, mga kapatid, para sa lalong kapurihan ng dakilang Diyos. Sabi nga, dahil hindi naman ho tayo pinapabanal ng Diyos, mga kapatid, para sa kung kanino man, di ba? 19. Sabi dito, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Ngayon, ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, gaano ba ito ka-valuable para sa iyo bilang isang mananampalataya? Diba? Gaano mo ba ito binabalyo sa pang-araw-araw na buhay mo? Dahil sabihin, hindi, tama na yung napapakinggan ko. Katrut naman yun. Yes. Pero iba pa rin yung araw-araw mong nakikita yung sarili mo. At least nakikita mo kung may progress ka o wala, mga kapatid. Diba? And then, kaya nga may sinasabing ganito si Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 7. Verse
Verse 1. Sabi dito, ganito. Having therefore the promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting the holiness in the fear of God. And then, in verse 10, ganito, 7 verse 10, for godly sorrow worketh repentance as to salvation, not to repented of, but sorrow of the world worketh death. Uisipin nyo yan, mga kapatid. Eh, totoo naman yun. Yung kalungkutan, kalimitan na naidudulot ng mundo, eh minsan nga, yung iba sa sobrang lungkot, nagpapakamatay. Literal eh, di ba? Sa ating mga Kristiyano, kung minsan nalulungkot ka man, pero dapat pala may ang rason pala noon, may tinatrabaho yon sa buhay mo. Ang tanong na lang noon, igaano ka ba kasensitibo sa trabaho na yun ng Diyos sa buhay mo? Ba? Kasi ang purpose noon, mga kapatid, for example, yung pagkatakot sa Panginoong Diyos, no? Hindi ka naman, yung pagkatakot na sinasabi, mabuti pa nga yung demonyo, sabi ng Santiago, eh, nanginginig pa sila, mga kapatid, na alam naman nila kung si... Eh, tayo, hindi mo naman kailangang literally manginig, pero at least, yung lalim ng takot mo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ayun yung bubuhay sa iyong lakad na may dedication sa harapan ng Panginoon. Diba? At ito, pinakalas na reminder bago tayo magtatapos para sa ating lahat. Titus chapter 2. Chapter 2, verse 2. Sabi dito, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that ye be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not be blasphemed. To para naman to sa mga kabataan. Ano po? Young men likewise exhort to be sober-minded. Bakit? Kasi minsan sa kabataan, pag mainit yung ulo, malimit nagbabara-bara. At malimit naghahanap pa ng kunting diferensya lang, gagawing malaking gulo. Diba? Verse 7, in all things, showing thyself a pattern, tingnan nyo ha, of good works in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Sound speech that cannot be condemned, but that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say on you. Of you. Verse 9. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. Eh, marami pa naman ngayon ganyan. Diba? May mga nakipagtrabaho na mas magaling pa sa boss.
Sasabihin eh, bakit ikaw ba yung gagawa ng trabaho ko? Ba? Eh, sabi ng Biblia oh, hindi dapat magiging palasagot, di ba? Verse 10, not for learning, but showing all good fidelity that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. O yan, paalala naman po yan sa ating lahat, mga kapatid. Bakit? Kasi sa araw na, sa panahon natin ngayon, na kung saan nakalagay sa Bible, na yung panahon natin ngayon eh, bukod sa mga panganib, yung mga tao, matitigas ang ulo. As in, matitigas naman talaga. Ihari nawa tayo, mga kapatid, bagaman matigas yung ulo natin, huwag nawang magiging literal. Diba? Huwag nawang magiging literal yung ulo, pagkatigas ng ulo natin, bagkos magkaroon nawa tayo ng lahat na malambot na puso sa Panginoon. Na handang magpasakop, handang sumunod, mga kapatid, at handang lumakad ayon sa kalooban ng dakilang Diyos. Dahil ang lahat hong ito, mga kapatid, ang ibubunga po nito ay sa kapaginabangan natin tungo po sa ikapagiging dapat natin sa harapan ng Panginoon hanggang sa araw ng kanyang pagdating. Kaya ito po ay munting paalala lang po sa ating lahat, mga kapatid. Gaya ng sinasabi natin, yung mga talata sa Bible, napakadaling basahin. Pero ang magiging realidad dito sa buhay natin, mga kapatid, yun po ay nangangailangan ng totoong sincerity at dedikasyon sa ating lakad sa Diyos. At hanggang dyan lang po tayo. Palakpan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Brother and sister.